Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito naman tayo para pakita sa inyo kung paano gawin yung rice cooker na walang power. Una, testerin natin yung plug upang malaman natin kung mayroon siyang resistance. Yan. OL siya, open line siya. Panat, wala pa rin. So, ibig sabihin may putol siya. Yan. Ngayon, aalamin natin kung bakit siya nawala ng power. Yan, wala siyang resistance. Makapansin natin. Yan. Yan, guys. Yan, mas maganda check rin natin. Saksak natin sa power para malaman natin yung iilaw talaga siya. Yan. Plug natin. Saksak natin sa outlet. So, wala talaga siyang ilaw. Dapat may ilaw na siya kahit sa warm. Yan. Wala pa rin. Pisain mo. So, yun. Yan. Pinapakita ko sa inyo kung may power o wala. Malalaman natin kung may power o wala. Ilaw dapat yun. Indicator light ng warm. Yan. So, ngayon, alamin na natin kung paano nangyari. Tanong dahilan bakit siya nawala ng power. Yan, guys. Itong tatlong tornilyo sa ilalim. Yan. Una, yan, tagingan muna natin para alam natin pagbabalik. Para mabilis natin ibalik. Usan natin. Yan, tatlong yan. Yan. Madali lang naman guys, gawin ang rice cooker. Yan, tagingan natin para alam natin kung saan siya nakapwesto. Mas mabilis, may tagging talaga na para madali natin maibalik yung sakit na. Yan guys, para natin malalaman kung nasaan yung fuse niya. So ngayon, titingnan natin kung nasaan yung heating element pumunta. Yan. Mapansin nyo guys, yun yung wire ng power cord. Sundan nyo, punta rin sa heating element. Madali naman siyang matrace kasi mapansin nyo, yung characteristic ng insulation sunog na. So ibig sabihin nandoon yung fuse. Yun. Yan yung fuse. Yan, yan. Yun sa may naka-clip. So ngayon tanggalin natin yung clip para maiwalay natin dito sa clip yung fuse. Yan. Madali lang naman siya tanggalin. Yan. Yan. Iwalay natin siya. Yan. Madali natin siyang ma-determine kung nasaan ng fuse. Kasi yung kanyang insulation, sunog na. Ibig sabihin, nandun yung fuse. So, nasunog siya. So, ang dahilan kung bakit nasira o walang power ang rice cooker. Yan. Nasa loob ng spaghetti tube. Yan. Yan guys, sunog na siya, kung mapansin niyo. Yan. So ngayon, tatanggalin natin yung fuse. Yan. Para makita natin kung fuse, balatan natin itong insulation. Itong mica tube yung sinatabi. Yan. Yan siya. Yan yung fuse guys. Yan. So ngayon, paano natin malalaman kung sira na o buo pa? So sa kanyang characteristic ay sunog na talaga siya. Ayan o guys, 10 ampere, 210 degree Celsius. Ayan. So guys, mas maganda kahit di mo testerin, alam mo na naman kung bakit nasira siya. Doon pa lang sa kanyang characteristic ay sunog na siya. Kailangan mo na siyang palitan or sa pansamantala pwede mo siyang gamitan muna ng wire or rekta mo muna. Best recommended is replacement. Palitan natin ang fuse ng bago. So guys, yun yung fuse. So ngayon, tanggalin natin yung fuse dito sa wire para hanggang sa kanya mapalitan natin siya. Pakita ko sa inyo ng maayos. Yan. Ito siya guys.
balatan muna natin. Medyo magulo yung video kasi nagagalaw yung ano stand ko. Yan. Yan yung fuse. Yan. Hindi na natin siya matetester. Kala ko pwede pa siyang testerin. Pero pagkakita ko, wala na siyang matetest. Ayan. Wala na yung kabilang wire niya. Ayan. Meron pa siyang connector sa i-terminal. So ngayon guys, kuha tayo ng wire na pan-jumper sa kanya. Kailangan solid guys. Solid yung pong jumper natin sa kanya. Para marikta natin siya. Yan, kuha tayo sa number 10 na wire. Isang strand nun. Bawas lang tayo dun. Yan, patuloy muna natin to. Para mapalitan natin siya. Ito guys, nakakuha na ako ng number 10 na wire. Solid. Kuha lang kayo sa strand. Yan. Isang strand lang sa number 10 na wire. Ngayon, yung gagamitin natin pang rekta. Tinanggal natin yung fuse. Ito yung papalit natin yung wire. So, ngayon, kakabit natin ito rin sa power supply. Yan yung fuse na pinagpalitan. Yan. Kailangan may insulation guys sa yung spaghetti tube. Pag wala, may ka-tube na lang. Yan. Ito yung mga karaniwang ginagamit sa mga motor winding. Sa mga electric fan washing machine. Yan guys, connect lang natin dun sa power supply yung solid na wire. Yan, connect lang natin siya dito. Yan. So yan na guys, nakabit na natin. Kailangan natin lagyan ng tape or rubber tape. Mas maganda rubber tape para ina-absorb niya habang umiinit siya. Yan. Pag umiinit siya, lalo siyang dumidikit yung rubber tape. Kaya mas maganda rubber tape ang ating ilagay. Yan guys, rubber tape inilagay ko. Tapos sunod, lagay natin yung insulation niya, yung spaghetti tube. Pasok natin yung spaghetti tube dito sa nakinabit natin. So ngayon, gagawa tayo ng loop. Ipit naman natin dito sa tornilyo ng heating element. Sa dati pa rin galagyan niya ng fuse. So ngayon guys, gagawin natin ang loop ito para mapasok natin sa tornilyo. Yan. Gawa lang kayong bilog para mapix niyo dun sa screw. So ito guys, yung bilog pasok natin dito sa screw. Yan, sa ganun para ma-fix natin siya. Yan. Yan. Inayos ko lang para magandang tingnan. Para madaling ipasok. Yan. Bitin nyo lang siya guys. Yung alam nyo sakto lang yung higpit. Yan. Yan. Aisin niyo yung pagkakalagay para di mag-loose. Yan. Dali lang. So ayan na guys, nakakabit na siya. Yan. Ayusin lang natin yung pagkakalagay sa kanya para hindi siya sumabit sa metal o sa body. Yan. Okay na siya guys. Naka-install na yung ating wire as replacement dun sa fuse. That is for temporary lang guys, para malaman lang natin. Yan. Gagana na siya yan.
So guys, para mas madali nating ma-testing, gamitin natin ang tester. So yun, nakakabit na. Lagyan natin ugali na gumamit ng tester katapos natin gawin ng isang bagay. Para tayo siguro tayo na walang mali sa ating ginawa. So ngayon, kukunin natin ang resistance kanina bago natin gawin, wala siyang resistance. So ngayon, pagkatapos naman natin gawin, check naman natin yung resistance niya kung may resistance siya. Select natin sa ohms yung ating selector knob or yung tester para malaman natin kung may resistance na siya. Yan. Connect nyo lang yung dalawang test probe dun sa plug. Yan. Double check muna natin kung meron siyang resistance. Yan. Okay, good naman siya. So ngayon, pasok na natin siya. Check na natin. Oh, meron na siyang resistance. Yan. Ibig sabihin, okay na siya. Yan. Cook warm. Okay na siya. Meron na siyang resistance. Oh. Makikita niyo guys, yan. Meron na siyang resistance. Yan, pag pinipisahan niyo yan. Ibig sabihin, so good na siya. Pwede mo na siyang gamitin. Ayan. So guys, alam niyo na kung ano dahil lang kung bakit na walang power o walang ilaw ang isang bagay o isang rice cooker. Means, meron siyang putol sa loob. Ayan. Ayan, balik na natin guys yung takip ng rice cooker. Double check lang natin kung walang naiwanan na bagay sa loob. Yan, check lang natin guys yung ating marking bago natin tinanggal kanina yung takip. Yan, basta para mas maganda, mas sigurado tayo. Malagay tayo ng marking bago natin baklas yan. Yan. So ngayon, kabit na natin yung tatlong tornilyo para ma-fix na yung takip niyan. Yan. So pagtapos na natin ibalik yung tornilyo, check naman natin yung line to ground or line to body. Yan, check natin yung plug. Mag-check tayo ng resistance to line to ground. Yan. Assume natin na lines yung plug kasi pag sinaksak natin to, nahawakan yung body, possible na makurento tayo or ma-shock. Yan, sabihin wala naman siyang continuity. Sabihin wala siyang grounded. Siyang grounded din. So guys, yun lang, pwede natin siyang gamitin. Yan, papakita ko sa inyo kung paano siya gagana pag sinaksak natin. Dapat may ilaw na siya guys. Pag sinaksak natin agad, naka-warm na agad yung indicator light niya ng ilaw. Yan. Yan, testingin naman natin. Saksak natin yung plug sa outlet. Yan. Pag sinaksak natin guys, dapat may ilaw na siya agad. Yun. Nakikita niyo ang gumagana siya. Yan. Sabihin, cook na siya pag binaba mo yung kanyang selector. Yan. Yan guys, working na yung ating rice cooker. Salamat guys sa panonood ng aking video.